Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumain yung lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, ngayong araw na ito, atin pong ginugunita si Santa Teresita ng sanggol na si Jesus. Isang dalaga at pantas ng ating simbahan. Ating ipanalangin ang lahat ng mga nahihirapan at may sakit sa panahon ngayon. Kasama na rin ang ating mga pamilya at mahal sa buhay. Upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin muna natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, inilaan mo ang iyong paghahari sa mga nagpapakumbaba at mga bata. Gawin mong kami lakas loob na makatahak sa landas ni Santa Teresita upang pakundangan sa kanyang pagdalangin, mahayag sa amin ang kadakilaan mo kailanman. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Baruk. Matuwid ang Panginoon naming Diyos, ngunit lipos kami ng kadustaan hanggang ngayon. Kaming mga taga-Huda, mga mamamayan ng Jerusalem, pati aming mga hari, mga pinuno, mga saserdote, mga propeta at mga ninuno, pagkat nagkasala kami sa Panginoon naming Diyos. Nilabag namin ang kanyang mga utos. Hindi kami nakinig sa kanya. Hindi namin sinunod ang mga tuntuning ibinigay niya sa amin. Mula nang ang mga ninuno namin ay ilabas ng Panginoon sa Ehipto, patuloy kami ng pagtataksil sa kanya hanggang ngayon. Naging swail kami, kaya ngayon ay naghihirap kami. Nagaganap sa amin ang sumpa na ibinabala ng Panginoon sa pamamagitan ni Moises nang ang mga ninuno namin ay ialis niya sa Ehipto at dalhin sa isang lupaing mayaman at masagana sa lahat ng bagay. Hindi namin pinakinggan ang mga salita ng Panginoon naming Diyos sa pamamagitan ng mga propeta. Ang sinunod namin ang masasamang hilig at panay kasamaan ang aming ginawa. Sumamba kami sa mga Diyos-Diyosan at gumawa kami ng kinasusuklaman ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dahil sa ngalan mo poon, iligtas mo kami ngayon. Dahil sa ngalan mo poon, iligtas mo kami ngayon. Panginoong Diyos, pinasok ng hentil ang lupang pangako, hayot iyong masdan. Winasak ang lunsod, ang banal mong templo ay nilapastangan.
ang mga katawan ng mga lingkod mo'y ginawang pagkain niyong mga ibon, ang kanilang laman sa mga halimaw ay ipinalamon. Dahil sa ngalan mo poon, iligtas mo kami ngayon. Dugo ng bayan mo'y ibinubo nila sa buong palibot nitong Jerusalem. Animo ay tubig sa dami ng patay ay walang nalilibing. Ang kalapit bansang do'y nakasaksi, hindi mapigilan yaong pagtatawa. Lahat sa palibot ay humahalakhak sa gayong nakita. Iyang iyong galit sa amin, o poon, hanggang kailan ba kaya matatapos? Di na ba titigil ang pagkagalit mong sa amin tutupok? Dahil sa ngalan mo, poon, iligtas mo kami ngayon. Huwag mong parusahan kaming mga anak sa pagkakasala ng aming magulang. Ikaw ay mahabag sa mga lingkod mong pag-asa'y pumanaw. Dahil sa ngalan mo poon, iligtas mo kami ngayon. Mahabag ka sana, kami ay tulungan, Panginoong Diyos na tagapagligtas. Dahil sa ngalan mo, kaming nagkasala'y patawaring ganap. At ang pagpupuri sa iyo ng madlay, hindi maglilikat. Dahil sa ngalan mo poon, iligtas mo kami ngayon. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, "Kawawa ka, Korasin. Kawawa ka, Betsaida. Sapagkat kung sa Tiro at Sidon ginawa ang kababalaghang ginawa rito sa inyo, di sinsanay malaon na silang nagdaramit ng sako at nauupo sa abo upang ipakilalang sila'y nagsisisi. Sa araw ng paghuhukom, higit na mabigat ang kaparusahan ninyo kaysa kaparusahan ng mga taga-Tiro at taga-Sidon. At ikaw, Kapernaum, ibig mong mataas hanggang sa langit, ibabagsak ka sa Hades. Ang nakikinig sa inyo'y nakikinig sa akin. Ang nagtatakwil sa inyo'y nagtatakwil sa akin. At ang nagtatakwil sa akin ay nagtatakwil sa nagsugo sa akin." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Mapagpalang araw ng Poong Jesus Nazareno sa inyong lahat. Palakpakan muna natin ang ating mahal na Senyor.
Kung mayroong isang bagay ang nais ituro at ipakita ni Jesus sa mga tao, ito ay ang huwag sasayangin ang pagkakataon. Huwag sasayangin ang pagkakataon. Ikinumpara ni Jesus ang mga lugar na Korasin, Bethsaida at Kapernaum sa mga lugar na Tiro at Sidon. Naawa si Jesus sa mga taga Korasin, taga Bethsaida at Kapernaum. Dahil sabi ni Jesus, kung sa Tiro at Sidon ginawa ang kababalaghang ginawa niya rito, di sana'y malaon na silang nagdaramit ng sako at nauupo sa abo upang ipakilalang sila'y nagsisisi. Alam niyo po, mapalad yung mga taga Korasin, Bethsaida at Kapernaum dahil ito ang mga lugar na nakatanggap ng mga kababalaghan ni Jesus. Ito ang mga lugar na nakasaksi ng kanyang mga pangangaral. Sila yung mga taong nabiyayaan dahil kay Jesus. Dahil dito, nangaral, nagpagaling ng mga may sakit, at gumawa ng kababalaghan si Jesus. Pero, sa kabila ng mga ito, sa kabila ng kanilang pagiging mapalad, hindi sila naniwala, hindi sila sumampalataya kay Jesus, at higit sa lahat, hindi sila nagbago. Sa makatuwid, sinayang nila ang pagkakataon na mapalapit kay Jesus dahil mas pinili nilang maging suwail. Sayang, no? Ang palad na nila, pero sinayang nila. Kaya sa huli, kawawa sila. Kaya nga, ang laki ng panghihinayang ni Jesus na sabi niya, kung sa Tiro at Sidon ko ginawa ang mga iyon, kung doon ako nagpagaling ng mga may sakit, kung doon ako nagpakita ng mga kababalaghan, kung doon ko sila tinulungan, edi sana may napala pa si Jesus. Edi sana mayroong nagbago. Sayang, dahil sinayang ang pagkakataon, sa huli, sila ay kawawa. Alam niyo po, marami rin namang ganitong pagkakataon ang nangyari o pwedeng mangyayari sa ating buhay. Sino yung mga kawawa? Ito, yung mga pinag-aral pero hindi nag-aral. Sinayang yung pagkakataon. Ngayon, wala nang pang-aral. Ngayong huli na, gusto namang mag-aral. Diba? Yung pinag-aaral ka ng nanay mo noon, hindi ka nakinig na para bang akala mo pinahihirapan ka. Ngayong matanda ka na, kawawa ka. Sayang, sana nag-aral ka. E di sana, kahit papano, maganda ang iyong trabaho. Maganda ang iyong pamumuhay. Sino pa ang mga kawawa? Yung mga tinulungan mo na, sisipagan na lang, hindi pa ginawa. Kaya sa huli, walang napala. Binigyan mo ng oportunidad. Binigyan mo ng pagkakataon na ma-promote. Pero nung pinromote mo, nagyabang. Nagpakampante.
Kaya nung binawi sa kanya ang promotion, sa huli, mukhang kawawa. Inaabuso natin ang ating mga katawan. Sigarilyo dito, sugal doon, inom doon. Diba? Ang dami nating nagpasasa. Wala nang kita, kawawa. Hindi nakapag-ipon, kawawa. Hindi inayos ang trabaho, kawawa. Pero mga kapatid, araw-araw, nagbibigay ang ating Panginoon ng pagkakataon, isang pagkakataon para huwag sayangin. Isa itong pagkakataon para sa atin na tandaan, huwag sasayangin ang pagkakataon. Marami sa atin, wala pa tayong kilalang may sakit. Wala pa tayong kilalang, pero habang tumatagal, parang palapit ng palapit sa atin. Yung kakilala natin, yung kaibigan natin, kaklase natin, yung kapitbahay natin, o ba yung dating kagalit mo? Diba? Parang papalapit ng papalapit. Kaya ngayong ikaw ay malakas, malusog, at sa awa ng Diyos, nandirito ngayon, nakakapagsimba. Huwag sasayangin ang pagkakataon. Kung ikaw ay may kagalit, makipagbati. Kung kayo ay nagkakalubuan ng mga asawa mo, ayusin na ang problema. Kung ikaw ay nalulong sa bisyo noon, o kung ikaw ay mayroong bisyo ngayon, itigil mo na. Pagkakataon na ito para baguhin ang buhay. Dahil hindi natin alam kung kailan ang katapusan. Bago pa mahuli ang lahat, huwag na nating sayangin ang pagkakataon. Kahit sa ating sariling pamilya, araw-araw ay isang pagkakataon na ipakita ang ating pagmamahal sa isa't isa. Huwag itong sayangin bago pa mahuli ang lahat. Si Jesus nagbigay ng maraming pagkakataon para sa mga tao na makapagbago. Nasayang man ng iba, sana huwag na nating itong magawa. Nasayang man ng iba, sana huwag natin itong magaya. Huwag sayangin ang pagkakataon dahil hindi na natin maibabalik ang panahon. Amen? Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, ipanalangin natin ang lahat ng lalaki at babae upang pakinggan nila si Kristo at tumugon sila sa tawag ng pagbabalik-loob at pagbabago. Ating sambitin sa bawat panalangin, Panginoon, buksan mo ang aming mga puso. Panginoon, buksan mo ang aming mga puso. Ang simbahan naway maging instrumento ng pagpapanumbalik ng mga tao sa kawan at maging instrumento ng paghahanda sa kanilang pagpasok sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, buksan mo ang aming mga puso. Ang mga pinuno ng mga bansa naway magkapit kamay sa pagdadala ng kalayaan at dangal sa lahat. Manalangin tayo. Panginoon, buksan mo ang aming mga puso. Tayo naway mapanibago araw-araw sa pamamagitan ng pananalig sa salita ng Diyos na tumatawag sa atin sa higit na mabuting pamumuhay. Manalangin tayo. Panginoon, buksan mo ang aming mga puso. Ang mga pinahina ng pagkakasakit naway mabigyang lakas sa pag-ibig at suporta ng kanilang mga kapamilya at mga mahal sa buhay, manalangin tayo.
Panginoon, buksan mo ang aming mga puso. Ang mga tapat na yumao, naway makamtan ang walang hanggang kaligtasan. Manalangin tayo. Panginoon, buksan mo ang aming mga puso. Sa katahimikan, ating ilapit sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, buksan mo ang aming mga puso. Walang hanggang Ama, hilumin mo ang aming pagkamakasarili at buksan ang aming puso na tanggapin ang mabuting balita ng kaligtasan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na ating Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa pagpaparangal kay Santa Teresita, ikaw ay aming dinadakila at pakundangan sa kapakumbabaan niyang iyong ikinatuwa ay ginaganap naming maglingkod. Ang ginaganap naming pagdilingkod ay kalugdan mo nawa sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayon ikinagagalak naming may mga banal na tao na nagtalaga ng sarili sa anak mong si Jesucristo upang ipamalas nila ang paghahari mo at maakit ang kapwa na manalig sa iyo. Ngayon sa amin ibinibigay ng iyong anak na minamahal ang kabanalang iyong taglay at hangad mong kamtin ng tanan. Ito ang pinanggagalingan namin ngayon nililingon. Dito mo rin nais na kami makarating at humantong. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka poong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Dinarakila ng lahat ang laparin.
ito mong anak na siyang nagmula sa bulag, sa pilay ay nagpalakad at nakiramay sa lahat. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu ay gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawa kanyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo." Kaya hindi naman numatapos ang hapunan, hinawa kanyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin na ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, kayon din ang lahat na mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, ni Santa Teresa, at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen, 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 amen. Sa tagubilin ng mga nakahagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat na masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw,
iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po para sa lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Make us always yours.
Mga paalaala, magkakaroon po tayo ng second collection para sa Disaster Relief Fund na ipinantutulong ng ating simbahan sa mga naapektuhan at nasalanta ng mga sakuna at kalamidad. Tumulong po tayo. Maraming salamat po. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinagsaluhan naming banal na pakikinabang ay mapag-alab nawa sa aming pag-ibig na masidhing nag-ugnay kay Santa Teresita sa iyo at nagbunsod sa kanya upang idalangin kaawaan mo ang lahat ng tao. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin kay San Roque, ating ipagdasal ang lahat ng mga may sakit at nahihirapan ngayong pandemic. Pagdasal po natin ang buong mundo, ang ating bansa, at higit sa lahat ang ating pamahalaan. O pinagpalang San Roque, pintakasi ng mga may karamdaman, lingapin mo po ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Ang iyong pamamagitan ay sadyang makapangyarihan. Nanungi kay narito pa sa daigdig, marami ang gumaling dahil sa pag-antanda mo sa kanila ng kamahal-mahalang krus. Ngayong ika'y niluluwalhati na dyan sa langit, nananalig kaming ang iyong pamamagitan ay lubhang magaling. Ialay mo po sa Panginoong Diyos yaring aming mga hinaing at sa tulong po ninyo ay makamit ang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan, pakundangan sa mga hirap at sakit ng Panginoong Hesukristo at iyo pong mga panalangin. Amen. Señor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Mahal na po ang Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawan nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang lahat na may karamdaman at nahihirapan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayaking taglay, ang pag-ibig at kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.